excited and honored na makapanayam ngayong hapon ang isang real-life hero, isang guro, social worker, at syempre 2009 CNN Hero of the Year, si Efren Penaflorida. Magandang hapon sa iyo, Efren. Hapon. Pakiulit yung greeting, hindi yata. Magandang hapon. Magandang hapon. Yeah. At syempre kasama niyang butihing pastor ng International Worship Center, si Pastor Juni Josue. Hi, magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon, Lucille. Yes, at kasama rin syempre mga fans, si Jerome Baza at si Elijah, Isaac? Elijah. Si Elijah. Yan, thank you guys for coming. And kagabi lang dumating si Efren. Yes, kaninang actually madaling araw. Madaling araw, wala ka pang tulog. Oh, wow. Meron naman konti. Sero plano meron. Pero hindi pa ako natutulog kanina. First time mo sa Winnipeg? First time sa Winnipeg, but second time sa Canada. Yeah. Ah, kailan ka na dumating yung first time? First time sa Vancouver nung 2010 pa. Medyo malamig, no? Malamig, yes. Pero this weekend is gonna be nice yung forecast natin. Yeah, that's right. Yan. So diretso na tayo sa ating usapan. Bakit ka nandito sa Winnipeg? Nandito ako para i-share yung story namin sa naginagawa naming program sa Cavite, yung Kariton Klasrum, yung ministry namin doon. That's gonna be tomorrow sa International Worship Center and also sa Vision Conference sa October 15. That's right. And syempre, ang IWC ang pinaka-organizer nitong events na ito. Yeah. And yung iba pang activities ni Efren. So, Pastor, can you tell us kung ano-ano mga activities coming up? And open ba to sa public? Yung bukas, which is the Heroes Welcome, is a community night para makapiling natin yung ating one of the global Pinoys. Diba? It made us proud in the past few years to be the first Filipino CNN Hero of the Year noong 2009. Of course, this is an opportunity for us to meet him, but at the same time, to be inspired by his life and to experience ba yung Lucille, yung buhay na may fulfillment. Alam ko na we all have our dreams, Canadian American dreams, di ba? But at the same time, life is more than just living for ourselves and for our families. If we make a difference sa buhay na ibang tao, it will definitely fulfill us to see others. Dreams are being fulfilled. So yung buhay ni Efren, an example, isa sa private school teacher, tapos nakita niya yung pangailangan ng mga bata na nasa labas, hindi nag-aaral, and kaya nagkaroon siya ng Kariton Classroom. And I would like to know kung paano rin natin may apply dito na makatulong din tayo. Mahirap mag-push ng Kariton pag winter. Oo, kailangan may winter tires. Diba? Tsaka may heater. Oo, hirap yun. Absolutely. But there are other ways in the context of where we are at. And so yun ang dahilan, of course, to celebrate Efren and his accomplishment. At the same time, ma-inspire tayo. And ma-move tayo into doing something beyond ourselves. That's right. And Efren, rewind tayo ng kaunti dun sa after mo maging CNN Hero of the Year noong 2009. So, syempre curious kami like the other listeners. Ano-ano mga nagbago sa'yo? May mga, yung mga advocacies mo na dagdagan, nabawasan. So, ano-ano mga developments sa'yo? Maraming changes talaga. Kasi nung una kami nagtulak ng Kariton, pinagtatawanan kami. Dinidiscourage kami ng mga parents namin, ng teachers namin. And binabato kami sa kalye, minumura kami. But after CNN Heroes, everything turned around. Talagang yung mga dating mga nang nagmumura sa amin na sinasabi nila, you're doing a good job. Tapos yung iba nagpapa-selfie na sa amin. Groupie na. Groupie na. And nung na-recognize ng CNN yung works namin, nire-replicate na ito ng maraming mga institution. Tapos, especially the Department of Education sa Philippines, nasa 90 replications na yung nangyari after the CNN Heroes. May mga completed na, merong ongoing pa, tapos merong mga replication soon. Tapos, meron din kami international replication in Indonesia, in Kenya, and soon in Vietnam and Bangladesh. Plus, recently lang, itong July, UNESCO recognized yung efforts ng Kariton Classroom. Wow, very recently yan. Yeah, so, it's a good practice, promising practice ng reaching out dun sa mga batang hindi nakakapag-aral to fulfill yung education for all ng MDG.
Mm-hmm. So, pwede siyang i-replicate across Asia Pacific. So, kaya natutuwa kami dun sa mga nangyayari sa amin yan. So, nakakatuwa dahil inaano nga yung concept na to sa ibang bansa. Mm-hmm. But, have you ever been to any of these countries na nagkaroon na nagaya sa inyo yung concept? Yes, I've been to Indonesia at saka sa Kenya. Mm-hmm. And how was it naman there? Ako yung nag-facilitate nung nag-launch yung program. Mm-hmm. And ang problem lang namin is the language barrier and then the culture. So it's different. So we have to parang i-divert yung curriculum according dun sa kanilang yung culture nila at according sa curriculum nila. So but the training is from us. So masaya at saka maganda yung acceptance nila dun sa program. Mm. Ang tanong ko, paano kung yung mismo mga bata ayaw? Mm. Naka-encounter na kayo noon? Marami kasi. Ano ginagawa nyo pagkagan? Ginagawa namin, meron kaming mga estudyante, yung mga kasama rin nila, mga kaibigan nila. So sila yung ginagawa namin example. Mm-hmm. Like we have one boy or one kid na estudyante namin siya since he was 5 years old. Tapos naging volunteer namin siya when he was 6. Tapos meron na siyang sariling organization when he was 8 years old. Ooh, wow! And dati siyang... Sana sinama mo pala. Next time, pastor. Minor eh. So, tapos meron na siyang sariling organization and then he's reaching out to a lot of children also. So, pag yung mga bata ayaw nilang sumama sa amin, so we use yung mga stories at saka inspiration ng mga batang successful naman kami para ma-inspire yung mga kapwa kabataan nila. So doon namin sila nahuhook up ulit. So paano kung may nanggugulo, may nanghaharas, o kaya may bagyo, may ulan, mm-hmm, tinutuloy nyo pa? Paano nyo na itutuloy? There are times na hindi kami nagpapatigil kahit umuulan. So rain or shine, tumutulak kami. Kasi it's all out in the open, di ba? Yes, so. Meron ako nabasa sa panchon, yes, o sa mga libingan, yes, tapos sa mga parks, di ba? Yes. So pagka ganun, saan nyo ginagawa? Sa isang area na merong cover, tapos mm-hmm, nagdadala kami ng tarpaulin? Dun? Tarpaulin, lona. Yeah. Talaga? So, paano kung malakas yung hangin talaga? Pag malakas talaga ang hangin, talaga, pack up na kami. Pack up na? Parang shooting. We just sana lang give the food and mm-hmm, feed the children. So, wala na kaming mga study session. So, para lang hindi namin ma-miss out na ma-meet yung mga bata. Mm-hmm. Yung mga supplies nyo naman, saan mm-hmm galing yon? Tapos most of them are donations. Donations. Yes. But nung first time kami nagtulak, ay... Lilinawin lang po natin yung pong tinutulak po nila, edukasyon. Yes. Tsaka yung kariton. At kariton po. Four-wheel drive. Opo. Yan. Tama po. Baka may kakatunin lang, ay, ano tinutulak nila? Anyway. Tawag nga po nila sa amin, pusher. Mga pusher. Kakaibang pusher. Yes po. Education, yeah, pusher. Pusher of education and love for learning. Yan. So, nung mga una, so sariling bulsa, mm-hmm, yung pinagamit namin pang gastos. And then after CNN, so doon na bumuhos yung mga donations. So ngayon, we're still looking for help and support para maging sustainable yung program at yung project. Mm. Yun nga yung next question ko. So yung may mga listeners tayo ngayon, yes, who might be interested in donating or helping out your mm-hmm organization. So how can they help out? Actually, Pastor Junie. Through Pastor Junie. For setting up, how do you call it, Pastor? It's a charitable institution or organization na maaring from here that can support them. So we're tinkering kung paano namin mabubuo yun. But at the same time, pagpunta nila bukas or even sa Sunday, kasi yes, si Efren ay nasa amin ding service ng 10:30 sa Sunday morning, mm-hmm, aside from yung tomorrow at 6:30 in the evening, you can actually give directly to him. Kaya lang nga wala itong donation receipt. But it will go directly to their organization. Mm-hmm. At the same time, katiwa-tiwala naman si Efren, yeah, diba? Yeah. They have done this for the longest time na sa sarili nilang bulsa. Mm-hmm. Yes. You know, and in fact, wala nga sila yung mga monthly support kagaya ng mga World Vision, but yeah, they still keep going at it. And it's really making a difference. So meron din sa Nipaw, Lucille, 5 o'clock Sunday, mm-hmm, sa Calvary Chapel.
So hanggang next Monday pa si Efren dito, and they can just feel free to contact us at iwcenter.com. Mm-hmm. And at the same time, yung phone namin sa 774-4478 for more info. Ayun. Yeah. Kasi I'm sure pag narinig tong interview na to at knowing na nandito si Efren, interesado sila mag-donate. Yeah. So Efren, you are primarily a teacher. Yes. So sa busy ng schedule mo, pa international trip ka dyan. So nakakapagturo ka pa ba? Yes, actually I'm in an open high school program. Mm-hmm. So ito yung program namin for dropout, high school dropouts sa Cavite. Mm-hmm. So I'm the headmaster ng school. No, stricto. Yeah. Stricto ka ba as a teacher or ano, anong klaseng teacher ka? Tama lang. Ha? Tama lang. Ah, tama lang. Hindi naman yung super strict. Si Sir, namamalo. Walang ganun. Wala namang ganun. Siguro, Lucille, nung panahon ko, baka siya yung lagi nagagalit sa akin. Nasa rofor ako. Kasi pasaway itong gano'n na to. Sa dyan, nasa rofor ako nun eh. So, ikailagan ko siya. Yeah. Tuturo ako ng math. So, math ang iyong specialty. Yeah, so yun yung majorship ko. So, ayun. So, doon ako busy ngayon. Aside doon sa Kariton replication, meron na kaming assigned volunteer to do the replication sa iba't ibang parts ng Philippines. Mm-hmm. Pero ngayon, kasi new yung program, bago yung program ng Open High School, so I'm handling it. Ako yung nag-spearhead. That's great. Sa atin sa Philippines, in-start na yung K-12 education, right? Mm-hmm. Ano ang pananaw mo doon? K-12, it's promising. Although maraming mga reactions and syempre, pag may pagbabago, maraming maninibago. So we just have to give it a try. Mm-hmm. Kasi ngayon, yun talaga yung ginagamit namin curriculum kahit sa open high school namin. So, inyo ginagawa niya na yes, to? Yes, so, it's using the same curriculum. So, mm-hmm. Because it's law, kaya we have to abide. And siguro kailangan lang talagang makita kung ano yung makita. Kasi hindi naman yan overnight lang makita na agad yung result. So, we have to try it out. Mm-hmm. And so far, may mga issues pa rin na nag-a-arise. And nakita ko naman dun sa kay Secretary Brother Armin na serious naman siya dun sa changes na ito. Although sinasabi niya nga marami pa rin problems na dapat i-address. So open naman siya for any suggestions and to tell him kung ano yung mga problems na nakita, lalo na dun sa mga nasa baba. Mm-hmm, mm-hmm. Efren, bilang isang educator, paano mo mapapaangat? Ano yung nakikita mo na mga ways? Paano pa maiaangat yung kalidad ng edukasyon sa Pilipinas? Sa akin, ang naisip ko is bigyan din ng toon yung mga teachers, yung welfare nila. Kasi sila yung nagtuturo eh. So kung ano yung pwedeng ibigay na support sa mga teachers, kasi minsan parang nakakawalan ng gana mag-teacher sa Pilipinas kasi neglected yung especially yung salary, yung compensation ng mga teachers, benefits. Mm-hmm. So plus yung training ng mga guro. So nasa-sacrifice talo yung quality ng education. Plus yung pagdadagdag ng mga facilities and also yung tamang values na dapat i-integrate sa curriculum na napahalagahan yung education more than anything. So yung love for learning. Mm-hmm. And do you see a day like in the future na hindi na natin kakailanganin ng Kariton? Yes, I hope so. Kasi this is just a first aid eh. Mm-hmm. Hindi naman ito permanent. So it's a temporary. Parang we see this as a bridge. It's not a replacement sa formal school. But gusto namin kasi naisip lang namin na maaaring maging useful ito to entice children to love learning, especially yung mga nawala ng interest mag-aaral yung, mm-hmm. And some of them drop out because of so many reasons like poverty, yung parents nila mismo pinapagtrabaho sila at their early age. So importante na merong kumbaga naisip namin na parang pwede itong sumalo sa kanila and then mm-hmm. eventually maibalik namin sila sa mainstream. And I guess para magising din ang gobyerno, di ba? To give more support. Yes. Well, okay naman sila ngayon kasi okay sila ngayon. Sila nang nagre-replicate ng program. Mm-hmm. So,
marami ng replications with the Department of Education. So, we're doing good. That's great. And the last question, you've been called a hero countless times. Pero para sa'yo, ano ang isang bayani? Ano ba to? Parang Miss Universe. Is anybody, kahit basino po pwedeng maging hero? O ang pagiging hero ay isang special lamang na there are certain people only that could be heroes? Of course, hindi naman tayo superhumans, ano? Hindi naman tayo magiging si Superman kahit kailan. Batman. They're everything we can never be. So, para sa akin, siguro yung, we have, ano, all of us naman merong kabayanihan sa puso natin, lalo tayo mga Pilipino. Yes. Nasa dugo natin yung dugong bayani. So, sometimes lang, hindi yun nakikita because we're holding it. Kailangan lang natin i-unleash yung hero in our hearts. At yan ay sasabihin mo bukas sa yes. ating event. Yeah. Yes, sasabihin natin yan. Okay. Na we're never too ordinary naman to be a hero. Lahat tayo pwedeng ibigay yung kahit konti ng sarili natin na para sa ibang tao. So, maging selfless tayo. And of course, lahat naman ang ginagawa natin para sa Diyos. So, lahat ng ito ay para sa glory niya. And may kita natin yung value ng buhay. That's right. Actually, sila, ganda ng story niya kasi nabully siya when he was growing up. And meron nag-mentor sa kanya, si Kuya Bon, yeah, para iparealize sa kanya na hindi sa paghihigante, kung hindi sa paggawa ng mabuti. Kasi marami mga kabataan ang walang parental supervision and care. And even in our context, di ba, dami natin mga kababayan na sobrang busy sa pagtatrabaho. And kailangan ng mga kabataan, ng mga teenagers ng supervision, but there is minimal, if not, wala talagang panahon. And so nalululong sa bisyo, na-involve sa gangs, and nagiging, sad to say, may kausap akong police official na na-involve sa drug dealing. At hindi lang sa Pilipinas, kundi pati dito sa Winnipeg, and napapariwara yung buhay ng mga kabataan. So si Efren, instead na maghigante, may nag-mentor sa kanya na tumulong. At yun ang naging dahilan kung bakit siya ngayon ay patuloy na tumutulong sa mga kabataan sa ating bansa, sa particular na doon sa Cavite. And that's, I think, imagine yung potential ng lahat ng kabataan, kahit nasa gangster, kahit gangster yan, or magulong buhay, kung may magme-mentor lang. Yes. Meron lang maniniwala sa kanila na they can be of great contribution sa ating community. Just like in my case, you know, pinalaki ako ng gangster talaga na ama. Ako mismo naging gangster. Pero nagpapasalamat ako na nabago ng Diyos yung buhay ko. Eh, nakita ko yung kasiyahan na makatulong din sa iba in the same way na nabago yung buhay ko. And so, that's why having Efren here is an encouragement to all of us. Kasi hindi naman siya yung tipong lumaking matino, mabait. Yung like typical kid na nabully, gusto maghigante. Yes. But somebody believed in him and mentored him that he can be better than that. And now he is paying it forward. Absolutely. Yes. Okay, so once again po, paki-invite Pastor Efren, ang ating mga listeners sa tomorrow at saka sa mga susunod pang whatever is open to the public na events na niya. Sige, Efren, you. Yes, iniimbitahan ko po kayong lahat na dumalo bukas ng gabi sa IWC, 6:30 po yun, para sa isa pong masarap na usapan. Sana po magkita-kita po tayo doon. Also sa Vision Conference, October 15, 16, and 17. So, nandun din po ako to talk more about yung programs namin, yung inspirations ng mga estudyanteng natutulungan namin at yung mga story nila. So sana samahan niyo po ako doon. And all of these events can be found sa International Worship Center website, right, Pastor? IWCenter.com. Yung bukas, Lucille, it's free admission. And then yung, of course, yung Sunday morning service namin, 10:30, also free admission. Pero yung Vision Conference, kasi pati si Chief Devon Clunes will be there. Si Dave Toysen, yung dating presidente ng World Vision Canada. Kasi alam mo, Lucille, he was supported by World Vision nung bata siya. Yes, I read it. So, ang ganda na story, ano? Tapos siya naman nakatulong. Parang, ano, no? Parang bilog. Yes. Coming home, diba? Yeah. Nagsimula ka doon, babalik ka doon, diba? Parang... Tapos si Matthew Barnett naman, siya yung founder and president ng Dream
center sa LA na ganun din, tumutulong sa mga homeless and sa mga underprivileged na tao. Mm-hmm. So yun naman, may konting fee just because yung mga conference speakers natin. Mm-hmm. So we can pay for that. Pero ang ganda ng story kasi, Lucille, dahil yung buhay nung sumuporta kay Efren, taga-Australia, hindi niya kalain na magiging CNN Hero of the Year. Siya naman, may napulot sila or meron silang na-adapt na bata sa garbage dump na naging Nobel Peace Prize awardee, si Kes. Si Kes. 15 years old na ngayon. Filipino. Filipino ako. Okay, so meron ulit tayong ano, awardee din. Yeah, he was awarded in 2012. Nobel naman International ito. International Children's Peace Prize. Parang junior ng Nobel. Oh, okay. Tama kasi ngayon, yung araw na to, di ba? Yung Tunisian group. Yung Tunisian. Tsaka yung CNN din, it's in the process of choosing nominees. Yes. So, may Filipino ba this year na nominated? Wala pa po akong naririnig. Sige, nominate natin si Pastor. Alright, so thank you so much, Pastor Juni Josue ng International Worship Center. At syempre si Efren Penaflorida. Thank you very much, Jerome and Isaac. Si Elijah. Lagi ako nalilito. Elijah, thank you for coming. Alright, mga kaibigan, yan po inyong napakinggan sa ating Afternoon Pasada. We'll be back.